Welcome back to Altcoin Pinoy YouTube channel, si Crypto Dime ulit. At sa video na ito, silipin natin yung Axie Infinity Origin gameplay. Naglabas ang Axie team ng content about Axie Origin. So titingnan natin yun kasi malapit nang lumabas ang Origin this week, April 7 sa Thursday na yung soft launch nito. Pero sa Mavis Hub lang muna magiging available, sa PC lang. Para sa mga mobile user, hindi pa tayo makakapaglaro dito. So para sa mga Axie Infinity players, sa mga scholars, or nagbabalak pa lang maglaro ng Axie, sa video na ito, magkaka-idea tayo sa mga bagong features ng game at ano yung magiging expectation natin. Kahit nagkaroon ng hack incident sa Ronin Bridge, tuloy na tuloy pa rin ang labas ng Origin. Before I proceed, as always, this is not a financial advice. This video is for educational purpose only and always do your own research pa rin. So kinuha ko lang ito sa Twitch, sa Axie Infinity Origin gameplay reveal para sa mga hindi nakapanood. Naglaro dito sila Jeff, Phil, and Zuri para maipakita sa Axie community yung game ng Origin. Kung gusto nyo mapanood ng buo yun, iiwan ko yung link sa description. Dito kasi sa video kinat ko na yan at kinuha lang natin yung gameplay ng konti. And I will try to explain yung mga makikita natin sa Origin. Okay, ito yung magiging itsura ng homepage ni Axie Infinity. Ibang iba sa nakasanayan natin sa version 2. Maraming nadagdag kay Zayori na account dito. I-check natin yung Axie niya. Di ba nga sa Origin may mga nadagdag na cards dito, yung ear cards and eye cards. At kung gusto nyo maging familiar sa mga cards, naglabas naman sila ng article bawat cards. Kung isa ka sa nag-aabang sa paglabas ng Axie Origin, you should be familiarized sa mga cards. Kasi medyo malaki ang pinagbago nito sa Axie Infinity na nakasanayan natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga cards. Unahin natin yung tail cards. Makikita natin yung mga tail cards ng bawat Axie tulad ng reptile, bug, beast, aquatic, and plant. Magiging guide natin to. Sa article, meron din ditong back cards, mouth cards, ear cards, at eye cards. Kasi iba yung itsura ng mga cards na ito. Iiwan ko na lang yung link sa description, so balik tayo sa video. Kaya mapapansin natin yung pagbabago ng itsura ng mga Axie. Actually, when it comes to design, maraming nagbago. Dito sa ibaba, bukod sa Axie, team, inventory, may nadagdag na collection at craft. Itong nakikita natin sa right side, yan yung friend list natin if we want to battle with our friends. Sa top right hand corner, makikita naman natin meron na rin chat box, mail, yung friends at settings. Parang walang adventure or dahil nasa test environment lang ito. Anyway, malalaman natin yan sa Thursday. So panoodin natin yung battle na ginawa nila. Spectator mode lang ito para makita natin yung both side. So ganito yung magiging itsura ng PvP. Andun pa rin yung formation, makikita pa rin natin yung HP ng mga Axie. Itong nasa kanan, triple aqua, meta. By the way, yung naglalaro dito sa kaliwa si Green Ranger or Phil, at yung nasa kanan si Shade or Jeff. Now, based on this setup, ang unang atake dyan ay itong nasa kaliwa. Meron siyang 3 energy. Nasa taas natin makikita, ito yun, yung kulay blue. At kung mapapansin nyo yung cards, mga 0 energy cost card. At yung lineup niya, I think, reptile, plant at dust yung nasa likod. Tapos meron ditong energy coin para makapag-gain ng energy. Kasi dito sa Origin, remember, hindi na maa-accumulate yung energy next round. So kada round, kailangan makonsume lahat ng energy. Medyo unfamiliar yung mga cards dito ni Green Ranger kaya binabasa niya talaga muna. Tsaka medyo matagal yung turn time. I think 90 seconds. Pero baka dito lang naman yan sa larong ito. Pero pag nag-live na, mabilis na lang yan. Kailangan din kasi yun sa una kasi maraming mga cards na bago at yung mga players hindi familiar sa mga ito. So merong adjustment period dito sa Origin. Okay, tingnan natin yung card ng reptile. Itong zero cost energy card na rosa, innate, ibig sabihin yan ito yung unang aatake. Meron din itong apply 2 poison and sleep for 2 turns. Walang masyadong damage card ang Axie na ito. Pero mas maganda pag-aralan yan kapag nalalaro na natin. Kasi dito overview lang naman yung ginagawa natin para magka-idea tayo. So si Shade naman ang a-attack ngayon. Meron siyang 3 energy dito na magagamit. Tsaka kung mapapansin nyo yung aqua dito, ang tataas ng HP, 500 to 600 HP. Sa card meron siyang 2 soul star at isang lamb. Meron ding carrot, 40 damage. Hindi nakatulad ng dati yung damage ng mga card, nasa 50 na lang yung damage ng soul star ngayon. Pero yung koi, nasa 120 yung damage. Naka 165 pa.
meron pa siyang natitirang 1 energy, ginamit niya yung LAM. At meron siyang energy coin, ayun, ginamit niya. Dagdag isang tira kasi yon. Random pa din yung bigay ng cards dito, so nasa diskarte na ng player kung paano i-utilize yung deck of cards na nasa harap nila. Dahil ang daming bago na cards, kailangan maging familiar muna tayo dito bago makagawa ng strategies. And yung mechanics nga, marami ding bago, tulad ng kailangan ubusin yung energy kada round kasi hindi madadala yun sa next round. Andyan pa din naman yung ibang mga cards tulad nitong Tiny Dino, Incisor at Silence Whisper. Pero merong bagong card dito na Banish card. Tsaka itong The Fallen Longsword Revenge card, I think magkakaroon tayo niyan kapag dense na yung Axie natin. Parang replacement card kasi nawala na din yung ibang cards nung namatay na yung isang Axie. So pwedeng magkaroon tayo niyan as a half card na magagamit din natin once. Itong round 4, puro zero energy card at Nemo yung card ni Shade. Pero yung telescope card dito, nakakapag-draw siya ng another aquatic cards dyan. Tsaka, iba na yung Nemo, nakakapag-gain lang tayo ng energy dyan kapag yung Axie na gagamitin ay full HP pa. Pero may isa pang Nemo cards dito. May Nemo tail at may Nemo na nag-heal na. Sa taas ng HP ng Aqua, nagbumukhang tank na tuloy dito sa Origin. Yung observation ko dito sa game, isa-isa na lang yung lapag ng card. Kasi medyo mabagal yung gameplay dito, yung turn around time 90 seconds dito sa test environment. Ewan ko lang sa soft launch kung ganyan pa din or babawasan nila. Ibang-iba yung Origin sa Axie Infinity version 2. Siguradong maraming maninibago dito. Magkakaroon ng mga bagong meta, mga iba't ibang combination, bagong Terminator. Kasi hindi nauubra dito yung mga lumang strategy natin sa Axie Infinity version 2. This is actually a new Axie Infinity game. At kung naglalaro ka pa din ng Axie Infinity, then you have to embrace these changes. At ang gusto ko ma-experience dito ay yung free-to-play version nito. Ano yung pinagkaiba ng mga Axie sa free version at sa paid version? Although wala tayong kikitain doon sa free version nito, at least yung mga ibang mga player na gustong maglaro ng Axie may experience na nila. Tuloy pa din yung launch ng Axie Infinity Origin, parang wala lang yung hack na nangyari. They will reimburse naman, sabi nila, if hindi nila maibabalik yung nawalang token. Tingnan nga natin yung address ng hacker. Andito pa din yung pera. Ang kagandahan kasi sa blockchain, para sa mga hindi nakakaalam, it's public. So traceable lahat ng transaction na nagaganap dito. Kaya mahihirapan ilabas ng hacker yung pera na ito. Nakapag-deposito daw ito sa FTX, Huobi at Binance. So pwedeng gumamit ng dummy account yung hacker kasi KYC verified yung mga account dun. At kung totoong account ng hacker ang gagamitin niya, then huli siya, kulong agad. Kaya yung natitirang pera dito, malabong mailabas yan, malabong maipalit yan sa pera. Kung itatransfer niya ito sa iba't ibang wallet, then yung mga wallet na involved will be blacklisted rin. So hindi rin maipapalit sa fiat. At kung talagang ipipilit niyang ipalit sa fiat currency yan, then mas madali silang mahuhuli ng authorities. Remember, hindi na bago ang mga ganitong kaso sa crypto. At sophisticated na rin ang mga authorities sa paghuli sa mga ganito. Okay? So yun lang for this update sa Origin. Mukhang may pag-asa pa rin naman makabawi ang Axie Infinity dito. Despite of the hack incident, maraming mga crypto projects and companies ang nakarecover sa hack incident. At siguradong ganun din ang mangyayari sa Axie. Okay? So yun lang muna. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.